Wala nang intro-intro. Halos nasa 6 na araw na lang ay magsisimula na ang play-in tournaments. Pero yung iba mga teams ay parang amorseko pa rin na patay na kumakapit pa sa standing. Merong 11 games kanina na nagpabago talaga ng tsansa ng mga teams. Ito yung bagong standing at merong mga teams ang sigurado ng pasok sa playoffs at yung iba naman ay nasa play-in tournaments na. Pwestuhan na lang yung iniintay. Una, natalo kanina ang Dallas Mavericks kontra dito sa Memphis sa pangunguna ng anak ni Tina na si Ja Morant na umiscore ng 24 points. Yung panalo na yun ng Memphis ang nagpagulo sa standing na kahit yung papatapos na ang regular season. Kung nakuha ng Dallas kanina yung panalo, ang maglalaban na lang talaga ay Portland at itong Lakers. Ang nangyari, nagpalitan pa ng pwesto yung Portland at Dallas. Ang Dallas nasa number 6 na, tapos yung Portland ang umangat sa number 5. Kapag tatlo ang tabla sa win-loss record, ay division ang pagbabasihan kung saan ang may control ay Dallas. Pero kapag dalawa lang, ang series ang pagbabasihan doon kung saan naman Portland ang may control. Medyo magulo pa ang kategory na yon pagdating sa tiebreaker. Yung scenario pa ng Portland at Lakers kahapon ay burado na yon dahil sa pagkatalo nga ng Dallas kanina kontra dito sa Memphis. So ito yung mga scenario, napakarami nito at hindi ko na isama lahat. Ang Dallas kailangan manalo ng 3 para makuha yung number 5 or number 6. Yung Portland kailangan din nilang manalo ng 3 kapag tumabla yung Dallas sa kanila. Pero sila pa rin yung papasok sa number 5 dahil nga sa regular season series. Ang Lakers lang ang mahirap, kahit makuha nila yung 3 ay hindi pa rin sila papasok sa number 5 or number 6 kung nakuha ng Dallas at Portland yung last 3 games nila. Dahil nga sa regular season series kung saan ay panalo ang Portland at itong Dallas kontra naman sa Lakers. Ito pa yung isang scenario, manalo ng 2 ang Dallas at Portland tapos ang Lakers ay 3, magtatabla silang 3 sa win-loss record. Ang sabi kasi sa rule ng tiebreaker, kung nasa higit 2 ang magtatabla ay dadaanin yun sa division. Ang Dallas ang division champion, kaya sila yung papasok sa number 5. Ang Portland naman, dahil panalo sila sa series kontra sa Lakers, ay makukuha nila yung number 6. Ang pinaka-ideal kasi para makuha ng mga teams na yun ang spot talaga sa playoffs ay kung sino ang magkakaroon ng 3-0 at siya yung papasok sa last 3 games nila. Ang Portland medyo matindi yung kanilang huling games, Utah Jazz, Phoenix Suns at Denver Nuggets. Sa Dallas naman ay New Orleans, Toronto at Minnesota. Ang Lakers ay merong Houston, Indiana at New Orleans. Pagpalagay natin base sa winning rate na 3-0 ng Dallas tapos ang Portland 2-1. Ang Lakers naman sabihin natin 3-0. Yan ang medyo magulo. Magtatabla ang Lakers at Portland. At nasa Blazers ang regular season series kontra sa LA. Kung Lakers naman ang 3-0 tapos ang Portland at Dallas ay 0-3, Lakers ang magiging number 5. Portland ang number 6 at Dallas ang number 7. Pero kapag nangyari ay 1-3 silang tatlong teams, steady pa rin sila sa kanilang mga pwesto. So napakarami pang senaryo at hanggat hindi natatapos ang laro sa regular season ay madami pang pwede mangyari. So kanina nanalo ang Lakers kontra dito sa Knicks at nagkaroon ng malaking epekto yon para sa New York. Dahil ang huling kalaban ng Knicks ay Boston. So bago dumating ang last game na yon ay isang panalo na lang talaga ang kailangan ng Knicks para ma-secure yung top 6. Nagpalitan din sila kanina ng pwesto at naging malaking epekto talaga yon para sa Knicks. Ang Atlanta ay naging number 4 na, ang Miami Heat ay naging number 5. Yung Hornets at Pacers ay nasa play-in tournaments na. Tatapusin na lang kung sino ang magiging number 8 sa 2. Yung Bulls at Wizards, meron pang pwede mangyari. Kapag naging 0-3 ang Wizards at 3-0 ang Bulls sa last 3 games, ay Bulls ang papasok. Ang mangyayari kasi doon, tatabla sa win-loss record ang Bulls at Wizards at nasa Chicago Bulls ang regular season series. Pero kapag nanalo ng isa ang Wizards sa last 3 games na yon, ay eliminated na ang Bulls kahit makuha pa nila ang last 3 games. Sa West naman ay pasok na ang Golden State at Memphis sa play-in tournaments. Official na yon, pwestuhan na lang ang pwede mangyari. Ang maglalaban na lang ay San Antonio at New Orleans. Lamang ng 2 games ang Spurs kontra dito sa Pelicans at nasa San Antonio pa ang series. So ito pa yan, ang San Antonio ay merong 4 pang games na natitira. Kapag nanalo sila ng isa, pasok na sila sa play-in tournament. Dahil kahit makuha pa ng Pelicans yung last 3 games nila, ay tatabla pa sila sa win-loss record. Pero sabi ko nga, nasa San Antonio ang regular season series. Sa May 13 ay merong 6 na games at dito posible magkaalaman. Yung Wizards versus Atlanta na kapag nanalo dito ang Wizards ay posible na malaglag yung Bulls. Boston versus Cleveland na kapag nanalo ang Boston ay iintay nila ang resulta ng game ng Knicks.
San Antonio at Brooklyn, kapag nanalo dito ang San Antonio, ay laglag na ang Pelicans. Dahil meron din laro bukas sa New Orleans kontra naman sa Dallas, na kapag nanalo dito ang Pelicans, ay lalong gugulo yung nasa number 5, 6 at 7. Meron din kasing laro bukas ang Portland kontra naman sa Utah Jazz. Yung Lakers naman kalaban ng Houston, ang pwede mangyari kasi dyan ay magpalitan sila ng pwesto bukas sa 5, 6 at 7. Depende yon sa resulta at makikita nyo na dyan kung ano ang magiging senaryo talaga. So yan muna ang mga update regarding dito sa NBA. At dahil sa wala naman akong intro, ay wala na din akong outro. Kaya time!